Bili nga po, magkano po ang isang suka? Ito, 10 pesos lang. Salamat po. Saglit lang. Ano nga bang suka? Vinegar is an aqueous solution of acetic acid and trace compound that many include flavorings. Vinegar typically contains 5 to 8 acetic acid by volume. Usually, the acetic acid is produced by fermentation of ethanol of sugar by acetic acid bacteria. Many types of vinegar are available, depending on source materials. It is how mainly used in pickling. Various types of vinegar are also as condiments or garnishes, including balsamic vinegar and malt vinegar. Ang suka ay isang may tubig na solusyon ng acetic acid at ang mga trace compound ay maaaring may kasamang pampalasa. Ang suka po ay pwede itong gamitin sa pagluluto, paglilinis at pwede pa kung saan-saan. Nalaman nila na yung coconut water ay maaaring maging alak na pwede gawin itong maasim at ito ay makakagawa ng suka. How was vinegar produced in traditional biotechnology? Ang vinegar ay isang product ng two-stage fermentation. Sa pangunang stage, kinoconvert ng yeast ang mga sugar into ethanol sa paggamit ng oxygen. Sa pangalawang stage naman, the ethanol is oxidized to acetic acid by using free oxygen by bacteria of Tegarina, Estobacter, and Gluconobacter. What is the use of vinegar? Madalas nagagamit ang vinegar sa pagpe-preserve ng pagkain. Ito ay isang ingredient sa mga hot sauce, mustard, ketchup at mayonnaise. Pwede mo rin magamit ang vinegar sa paglinis ng mga appliances tulad ng microwave. At pwede mo rin itong ipanglinis ng mga window blinds. Gusto mo bang malaman kung ano-ano ang iba't ibang uri ng suka na mayroon tayo ngayon? Unahin na natin ang distilled white vinegar. Ang suka na ito ay pinakakaraniwan sa lahat ng suka na ginagamit ng mga Amerikano. Maaaring mayroon rin kayo nito sa inyong kusina na ginagamit ng inyong mga magulang. Ito ay mayroong matalim na lasa at malupit na amoy. Ang pangalawa ay ang apple cider vinegar. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng suka. Ang suka ng mansanas ay ginagamit sa parehong lasa at para mapanatili ang pagkain. Ito ay maaari nating gamitin sa iba't ibang paraan. Halimbawa na lamang nito ay ang paglalagay ng apple cider vinegar sa ating buhok kung tayo ay may mga tawagin na natin itong mga dandruff. Maaari natin itong gamitin para maiwasan ang pagkatin ng ating mga ulo. Ang pangatlong uri ng suka ay ang balsamic vinegar. This Italy native is the only type of vinegar that is not produced by fermenting alcohol. Kung umiinom ka raw na suka na ito, ay ang iyong lalamunan ay maaaring maging inflamed at ang iyong lalamunan ay maaaring masira. Kaya ito ay mahigpit na ipinagbabawal na huwag daw po natin itong inumin ng basta-basta itong suka lamang na ito. Ang pang-apat na suka natin ay ang white wine vinegar. Ang white wine vinegar or suka ay isa sa pangunahing sangkap ng ating lutuin at na ginagamit upang maghanda ng mga sarsa, marinate at magbihis ng mga salads, isda at karne. Ito raw yung mga karaniwan po nating ginagamit sa ating pagluluto. Kuwari na lamang po ay sa ating mga isda at nilalagay rin po natin to sa ating mga karne. Ang sumunod nating suka ay ang red wine vinegar. Kung mayroon tayong white, mayroon rin tayong red wine vinegar. Ang vinegar na ito o ang sukang ito ay halos katulad lamang ng white wine vinegar. Ito ay kilala sa kanyang masarap at natatanging lasa. Ang pang-anim natin na suka ay ang rice vinegar. Ito ay isang pamilyar na sangkap sa lutuing asyano.
Ang suka daw po na ito ay nagmula sa fermented rice wine. Ang suka na ito pong suka na ito ay gawa sa fermented rice sa East Asia, pati na rin sa Vietnam sa Timog Silangang Asia. Maaari na po natin itong magamit bilang isang pampatamis sa ilang mga fries, dressing, sushi, rice, at sa iba pa pong pwede natin itong gamitin o ilagay. Ang sumunod nating vinegar ay ang malt vinegar. Ang suka na ito ay pinakamahusay sa kilala sa pagiging ginustong pampalasa ng mga tao para sa isda at sa mga red rice vinegar. Ito ang kasunod ng ating malt vinegar. Ang red rice vinegar o ang red wine na suka ay nagmula sa pulang alak. Ang pulang suka ay nagmula sa fermented red rice. Next one is champagne vinegar, which offers a similar taste to white wine vinegar. Ibig sabihin daw po ay halos kagaya lang po ng lasa na ito sa white wine vinegar. Next one is ang sherry vinegar o sherry na suka. Ito daw po ay kakaiba sa balsamic vinegar na aking nabanggit kanina. Ito daw pong sherry suka na ito ay isang sangkap na maaari pong mag-impake na isang malaking pangpalasa sa ating paborito mga recipe. Ang pang-11 natin na suka ay ang black or chinkiang vinegar. Mas kilala rin daw po ito ang chinkiang suka. Ito daw po ay nagmula sa silangang lungsod ng Zhenjiang sa China. Ang next po nating suka ay ang cane vinegar. Ang suka daw po na ito ay ginagamit sa pamamagitan ng pagbuburo ng syrup na nakuha mula sa durog na tubo. Ang sumunod ay ang beer vinegar. Tulad daw po ng tunog nito, ang suka daw po ng serbesa ay ginawa sa pamamagitan ng pagbuburo ng anumang uri ng tapos na serbesa. Maaaring kayo ay nakagamit na ng sukang ito sa inyong mga bahay. The second to the last vinegar we have now is raisin vinegar that is popular in Middle Eastern cooking. Raisin vinegar offers a soft, mild taste and signature cloudy brown color. Ibig sabihin daw po ay ito po ay mayroong brown color o kayumanging kulay. Ang last vinegar po na mayroon tayo ngayon ay ang apricot vinegar. Ang apricot vinegar po ay mayroong kulay na yellow na malapit po sa kulay na ating mga honey or mga honeybee. So, ang suka daw po na ito ay nagmula sa pinatuyong mga apricot. Kung nakakita na po kayo ng mga dried apricots, siguro po ay familiar na rin po kayo sa vinegar na apricot. Ginagamit daw po ito sa mga prutas po na mga nakaimbak na sa ating kitchen. Meaning to say po na kung wari po, meron po akong apple, tapos mabubulok na po siya o malapit na po siyang mabulok, lalagyan ko po ito ng apricot vinegar dahil makakatulong po ito para mapabuti pa po ang ating apple na kakainin. It's commercial time! Tilipiin ang panlasa with Dato Puti Suka. Araw-arawin, iba't ibang sarap asim. Hap-napak-paborin. Tilipiin. Pinoy Spice Walastin. Tilipiin. Sukang Iloco Fantastic. Tilipiin. Duot asim ang Dato Puti Suka. Number 1 sa baungan o sawsawan. Tilipiin ang panlasa with Dato Puti Suka. Tilipiin. While vinegar making may be as old as alcoholic brewing, the first documented evidence of vinegar making and use was by the ancient Babylonians around 3000 BC. They primarily made vinegar from dates, figs, and beers and used it for both culinary and medicinal purposes. Traces of it also have been found in Egyptian urns. Ayon sa aking pananaliksik, ang unang nakagawa o nakadiskubre ng suka o vinegar sa Ingles ay ang mga ancient Babylonians noong 3000 BC.